Sana naman ang mga ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, alin at manawagan kay Jesucristo upang ang ating kapatid na yumao, si Marieta, ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay mawain magpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Marieta na iyong tinawag upang iyong makapiling pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya. May dinawa siya sa kanyang talagang bahay magkamit ng kaligayang pangmagpakailanman. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsigpo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Hob. Ang sagot ni Hob, sana ang sinabi ko'y maitalak, maisulat, at ito ang magawang isang buong aklat, at sa bato'y maibukit itong mga salita ko, upang habang panahon mabasa ng tao. Alam kong di may tutulong ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas, kahit laman ay maaagnas. Siya'y aking mamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata, di naman ng sino mang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Bigyan mo po ang aking dalangin, tapat ka at matuwid, kaya ako'y tingin. Itong iyong lingkod, huwag
Sa bahay ng aking may maraming silid, kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo. At paruloon ako pang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kanarbuunan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntaan ko. Sinabi sa kanito, Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag kayong mabalisa yung salita na ipinamanhig sa atin ngayon sa Ebanghelyo na ating narinig ay medyo may kabigatan. Sabagay ipinapay, huwag kayong mabalisa. Sabi nga, mawalan lang tayo ng gamit. Mawalan lang tayo ng cellphone. Ay hindi na tayo makatulog. Ay di lahat na siguro kapag makita natin pagsabit ng kamatayan, nawawala ang ating mga mahal sa buhay. Bahagi yung kung saan ay ipinapamanhig ng purong ikapag.
Huwag kayong mabalisa. Well, hindi po. Sabi nga po natin, may kabigatan na ang hamon ay pinapamanig sa atin ang buong may kapal. Pero huwag natin kalimutan na sa mundong ating tinatahak ay nakakaranas tayo ng pagkabalisa. No? Ano man ang nakikita natin na kawalan o yung mga bagay na maaaring may panibagong hamon, ito'y nagbibigay sa atin ng pagkabalisa. Ang pagdating ng kamatayan, ang pagkawalaan ni Marieta. Pero bahagi rin ho na kung tingnan po natin, ay sabi nga ho ay dito natin higit na makikita ang lalim din ng ating pananalig sa Diyos. Kaya nga, yung salitang simunod na ginamit ni Jesus rin, manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Marami pong pangyayari sa daigdig na ito ang maaaring hindi natin maintindihan. Maraming bagay na maaaring nabibigla tayo. Maraming bagay na maaaring hinaharap na nagbibigay ng panibagong hamon sa atin. Pero lahat pong ito, higit sa lahat, ay huwag natin kalimutan yung panyaya na pinapahayag sa atin ng ating Panginoong Kristo. Manalig kayo sa akin. Sa mga alam ni Jesus, usapin kapag ang pinag-usapan natin ay kamatayan at ang talagang patutumuhan ng sino man sa atin. Pero ito yung kinakailangan natin pananalig. Pananalig. Pananalig na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pananalig na hindi pababayaan ng Diyos si Marieta. Minsan nakita po natin na tayo nalungkot sapagat minsan hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga mahal natin sa buhay na nawala na sa ating pilit. Yung kung minsan may mga tao umaalis, pumunta sa abroad, tayo nababalisa sapagat kung minsan hindi natin sigurado kung ano yung patutunguhan niya, ano yung kanyang haharapin. Ay bahagi yun na kung saan ay yun ay nagbibigay sa atin yung pag-agam-agam. Ganon din ako, ano, kahit nasa panahon ng kamatayan, ay yun din ang inaalala natin. Pero huwag natin kalimutan na yung pananampalataya natin, isang pananampalataya na nakasalalay sa biyaya na ipinamanik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda ng ebanghelyo natin, no? Sapagkat ay tayo ay ina-assure ng ating Panginoong Jesucristo, no? Tungkol sa bagay na ito, tungkol sa pagdating ng kamatayan. No? Kasi anong sabi niya rito? No? Sabi niya rito ay sa bahay ng aking ama ay maraming siling. May lugar tayo sa ating patutunguhan. Sa buhay na walang hanggan. May kwarto tayo. Maliwanag na kung saan ay hinihanda ang Diyos para sa atin. Kaya maraming silid sa bahay ng aking ama. Huwag po kayong maniniwala dun sa sinasabi ng ibang nabibilang lamang ang mga maliligtas. Ay huwag nating kalimutan na yung grasya ng Diyos, yun ang kadahilanan. Sabi nga ay, napakadamot naman ng Diyos kung may bilang lamang ang maliligtas. Kaya kasi napakahirap, napakamatay, muling pagkabuhay. Yun ang kanyang awa, ng kanyang awa. Yun ang ating pananalikan, ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos na rin, magdudulot sa atin ng kaligayahang walang katapusan, doon sa kanyang kaharian. Salamat.
At sa pagyayan ay pinahayag niya sa salib, maraming silid sa bahay ng aking ama. At ang sabi niya, ipagkahahanda ko kayo ng matitira. Nireserve na tayo ng Diyos. Well, ngayon, si Marieta, ikiklaim na niya, yung reservation na ipinigay sa kanya ng Diyos. Alam natin na siya yung mauuna lamang at nawa naisin natin alin, doon din tayo patutungo. No? Doon sa lugar na inihanda sa atin ng Diyos. At bahagi rin o, na kung saan, ano ba yung sabi ni Jesus dito? No? Na babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Ito yung ating destinasyon. Bagamat siguro masabi nga natin no? ay bahagi yun na kung saan ay kinakailangan natin na pagtibayin yung kahalagahan na ipinamamanhik sa atin na ito ay bahagi na kinakailangan nating harapin para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Naalala mo tuloy yung isang kwento. Sabi ng isang pari, tuturo siya sa mga bata. Sabi niya, oh, mga bata, kapag ba ako ay gumawa ng mabuti, pupunta ba ako sa langit? Sabi ng isang bata, hindi po. Kapag ba ako ay umiwas ng gumawa ng kasalanan, pupunta ba ako sa langit? Sabi ng bata na tinuto, hindi po. Kapag ba ako ay binigyan mo kayo ng merienda ngayon, pupunta ba ako sa langit? Ang sabi ng mga bata, sabi, hindi po. Tapos, bakit naman lahat ng tanong ko ay hindi po? Paano ba ako mapupunta sa langit? Sabi ng pari doon sa mga bata, mamatay muna kayo. Bahagi mo, we cannot enter heaven na hindi tayo namamatay. Yun ay talagang pagdadaanan natin. Kaya, bagay na kung saan, sabi nga natin, maging maliwanag sa atin alin, na sa daigdig na ito, we are just passing through. Dumadaan lang tayo. At nagkataon, si Marieta, dumaan na. Ay, itutulog natin, nawa maging bahagi rin noon ng isang kapanatagan ng kalooban, na isang maayos na katatayuan. Alam naman natin si Marieta palaging nag-aayos ng damit ng mga bana, mga santo ng ating Panginoon sa Kristo. Siguro po hindi na rin siya maninibago kasi yun ang langit. Nakasama niya ang mga santo. Hindi na siya magbibihis doon ng mga imahin. Nakakasama na niya. Bahagi yun na kung saan ay ito yung isa sa mga gawain na nawa ay maging bahagi ng ating katatagan. Alin? Yung kaganapan na ipinangako ng Diyos ang makasama siya doon sa kanyang kaharian sa langit. Masana po magkaroon tayo ng panatagan ng kalooban. Sa ganitong klase ng paninindigan na ipinamanig sa atin ang buong nagkapag. At sa panalangin na ating iniuukol, kung sakali mang makatulong tayo na higit na pakinabangan ni Marieta ang ating mga panalangin, ay ito. Ito yung idinudulog natin sa harapan ng Pong. Sabi nga ni Bay, bakit ba natin pinagdarasal yung mga patay? No? Sabi nga natin ay para maibigay natin yung hinihingi ng katarungan. Baka sakaling may pagkukulangan na gawa si Marieta,
Alam natin na pupunta na siya sa langit. Pero sabi na natin, meron tayong purgatorio. Ano yung purgatorio? Yung maaari meron siyang nagawa na hindi niya pa napagbabayaran, pero nahihilan niya ng tawad sa harapan ng bumikapal. Ay, yun ang ating ginagawa para maibigay hinihini ng katarungan. Kaya bahagi rin o na kung saan yun po yung dahilan kung bakit po natin ipinagdarasal yung mga mahal natin sa buhay na namatay na. Na kung meron man silang hindi pa naibigay na hinihingi ng katarungan, matulungan natin sila para lumos nilang pakinabangan ang pangako ng buhay na walang hanggang. Tumayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, may isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkataon-tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak isa na Maria Virgen, pinagpasakit ng Pontius Pilato, pinako sa krus na matay, nilibing, nanawas ng Lord ng mga imam. May katong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, nalukdok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat para rito at tutok sa mga buhay ng matay ka. Sa mga sampalataya ng Diyos, Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, alinat manalangin ang buong pananalig sa Diyos sa mga makapangyarihan. Binuha niya muli ang anak niya si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong pinyagan ng ating kapatid na si Marieta, sa kanya'y pinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mabanal. Sa kalangitan, idalangin natin siya sa puong may kapal. Ama, makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod naway tanggapin ng Diyos sa piling niya. Sa kalangitan, idalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit ng tahanan. Idalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalahan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid
kamag-anak, at pinagkakautangan ng loob, idalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama namin na pagkaling pagkalungusulan ng pagkaisa kay Kristo, muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng anak ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin, Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas, ngayon aming natitiyak na kamatay linipas. Dito ang aming wakas. Sandali ng pagpalaw, ikaw ang aming handuman.
Kami ngayon namamatay sa iyong bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos sa kapunan, hinawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang magandipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa misteryo ng pananampalataya. Tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan tumayo sa rama para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingabin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Buenaventura, at ang tanang kapariyan. Alalahanin mo si Marieta na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagang, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay.
ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Nalalahan mo rin ang mga kapatid namin na imlay na may pag-asa ng sila'y muli mabubuhay, kayo hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo magkitabalik kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligod-tugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na sa Kanya lahat ng parangal papuloy sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para kay Marieta. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagkakahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iyong ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Umayat mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga panakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkaisa ayong sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ilagi sumayin mo. At sumayin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.